Business RPC Mindanaoan Broadcasting Channel. Special report. Special report. Engineer Grayson Bastillada. Our acting Port Police Division Manager, Dodge Christian Caganan. And yours truly, the acting Executive Assistant, Sebastian Lucas. Good morning, everyone. No? Before we accept any question, we have to we'll give you some information with regards to the PPA, no? So that everybody will know sino ba ito si PPA? Ano ba ito si PPA? Actually, before 1975, ang Pantalan, kailang mag-demo sa Pantalan, who responsible din ng Terras Development of the World is DPWH. Then, ang connection sa revenue is Bureau of Stone. So 1975, that was the creation of Presidential Decree F97. That is the creation of PPA, that during the time of President Marcos. Mandate is to establish, develop, regulate, manage, and operate the nationalized national port system. It is a little Philippines. And trade and national development. This PPA is and generating government-owned corporation agency. Itong si PPA generating owned corporation to under the umbrella of Department of Transportation. So kanang PPA, naa siyang kanang policy body. There is a policy body ng PPA. It is composed of the board of the directors. So inungkap ng policy body of the directors is composed of the chairman, secretary of the OTR, si Secretary Tugage. Then the vice chairman, the general manager of PPA. Ang mga members, director general of LEDA, secretary of finance, secretary of DNR, secretary of DTI, secretary of DPWH, marine administrator, at representative from private sector. So what is the function of PPA? The function of PPA is to supervise, control, regulate, construct, maintain, operate, and provide such facilities or services are necessary in the port listed or belonging to the authority. Second, to prescribe rules and regulation. Ito na ngayon. And rules and regulation, procedure and guideline governing the establishment, construction and maintenance, and operation of all ports, including the private ports in the country. Pati private ports, under pa na muna. To license, control, regulate, supervise, any construction structure within any port district. So kung may private port makonstruct, even the government port makonstruct, mo pasa-pasa sa PPA. PPA will approve that.
to do all such other things and transact all businesses, directly or indirectly necessary or conducive to the attainment of the purpose of the authority. Lastly, generally to exercise all powers of a corporation under the corporate law, in so far they are not inconsistent with the provision of PD 877. So yan ang si PPA. And one thing more, PPA is a financial autonomy. Through Executive Order 513, signed by President Aquino. Sabi PPA, ang limandito namin ng Presidente to limit 50% of our income to the National Treasury. So sa pera ng bayan. Ang 50% of our income mapunta sa pera ng bayan. Limitans namin yan. Then, yung 50% maiwan sa PPA purposely for the development of the ports. So yun ang walang maliit ng PPA. As a matter of fact, itong limited during the time of President Duterte, we remitted 17 billion pesos. Yan ang limit ng PPA. And sa pandemic, we remitted 3.5 billion in 2020. So, yan ang kwan ng PPA sa gobyerno, sa ato. Ang among income, dili mabutang sa amo, ang katunga, mai-limit dyan sa National Treasury. So with that, we will now accept any question from you, from the media. We will as fast as do our best to answer your question. Yes, sir. Sir, unsa tuig na diyo na di-privatize ng operations nato sa PPA? Kaya naaman siya, actually, sa PPA, naaman mandi sa PPA na we encourage private company to participate for the purpose para maayaw ng atong development at sa atong servisyo. As a matter of fact, natang mga memorandum ana sa yung PTNC, no? Na to privatize all the ports. Though, ever since, privatize naman na siyang mga operasyon, alas 3. But there is a program of the government through the board resolution 250 na mandating PPA to program the PTMRF, no? Ibig sabihin, na kanang mga private operator na na-expire na ang contract, i-mandate na siya, i-bibid siya. Tapos, pag-ibid siya, instead of sharing, sa una kasi sharing na siya, the operator have a sharing of 10%, no? Government sharing. Karong dili na siya sa PTMC, concession fee na siya, fixed fee. Wala siya kung gamento, wala siya kung gamento, basta fixed ang bayaran niya sa PTA. Before ni Global Port, unsa ka company ang pinaka-year sila nag diri sa PPA? Yes. Hello. Hello, good morning everyone. For the information of everybody, IPSO, the Integrated Port Services of Guzames Incorporated, operated the cargo handling services at the Port of Guzames for 40 years.
Unsa'y rason nga nung gihulipan si IPSO, the Global Port, dili sa servisyo ninyo dili sa RP kay IPSO? Actually, the cargo handling services, bisag katong sa una, like sa IPSO, gaagid yun na siya o public bidding. So the contract of IPSO expired last April 30 of 2019. So since wala pa man good ni nagkabid sa ato ang Port Terminal Management contract, so ang IPSO gitagaan siya hold over authority for since April 20, 2019 up to katong ni take over na nabid na nato. Kaya daama na siya sa ilahang hold over nga kung wala pa yung operator, they will operate still the cargo handling services. Pero pag na-bid out na and we have proclaimed a winner, so i-turn over na nato ang operations sa bagong operator. Okay, good morning. Actually, ang bidding nun, that was April 27, 2021. So, apat ang participate. We have IPSO, Mega Lipster, PCBSI, at saka itong Global Port. Si Global Port now. So, si Global Port ang daw. Kasi sa bidding sa PPA, especially sa service provider, ano yan eh, highest plan yan eh. Highest bidder yan. Hindi yung sa projects, lowest bidder, di ba? Yung highest bidder to. So si Global Port ang nagdaog. Kaya siya talo na ang operator na to. Good morning, everyone. I am Tata Rojas. Salamat, nagpasalamat ko sa panahon na naani siya ni Pablo. Thank you kayo, PM. Akong pangutan na diretsyo na lang ko. In terms of kinibang mga terminal fees and everything, kinsa man ang magbuot, ang nagrenta, ang nakakontrata, or ang pipili? Actually, CPPA. CPPA ang nagbuot. Tanga. Hindi ko remember na may programa ang Amon Board. Do resolution of 2530. Tapos, ibibidding for yung PTIMC. Ang purpose doon is unified tariff. Ibig sabihin, pare-pareha sa lahat ng port na bagong operator. So, yung connection niyang karoon, CPP kasi sa PPA yan. So, in fact na namin sulat sa mga stakeholder prior to the operation na with Paul, can you please let them see them? The tariff. Hindi bisig global yan kasi PPA. Kami, minaman ito lang namin sila. Tapos, kala-kala mo yung tariff. So, si PPA yan. So, uniform na. Actually, this year, we have about, hindi lang si Usamis, ha? We have about 15 ports. Bagong kuhan sa PTMC. Lima sa Luzon, lima sa Visayas, o lima sa Mindanao. Sa Mindanao, si Samboga City, si Usamis, si Iligan, si Surigao, at saka si Butuan. So lima na. So the same para di same tarif na. Pero kadang wala pa nabid, tulad ng Dapitan, Cagayan, Laredel, old tarif yan. Old tarif siya. So, if any, kung gusto nyo dito dumugo, maka-abel sila ng old tarif. Pero by next year, parang ang pagkaroon ko Cagayan, Diego Santos, Davao, ibibid na rin yan. Kasi yan ang programa to bid all 25 best port in over the Philippines.
Sir, in terms of increases, sir, kasi paagi ninyo, do you go into public hearing or a board resolution? Good morning again, Tatno. Actually, we have conducted a public hearing and we have invited our board users. Ang public hearing ani was on 2019 pa. It's actually nagsugod siya public consultation on December 20 of 2016. It was held in Davao. Ang public hearing na to, it was conducted August 30, 2019 at the PPA head office with the hearing panels. Ang mga members sa hearing panels, we have the OGCC, we have Marina, DOF, DTI, NEDA, and representative from private sector. So, nag-conduct din yung public hearing. After and nag-conduct yung public hearing, they have given 10 days. Yes, katong sa public hearing po, butog, itagaan silang 10 days to submit their opposition paper kung naa sila. So, wala man siguro yung nadawat yun ang head office. So, muna na proceed ta ano yung itong i-publish pa siya. I-publish pa ni naman, na-publish na rin siya sa Gazette. Especially kasi sa government? Yes, sir. How about sa private newspapers? Na-publish na siya, sir. Okay. Ga-follow good ang PPA Act. Ga-follow ta sa procedure and sa proseso. Okay. At least, napaklaro ni siya ang aspeto na kanang gusto sa'yo doon sa kadanganan, kining terminal fee from 5 pesos to 30. Okay. Unsay nakita nga ingon ani kadako increases and then unsay na dugang nga serbisyo to equate the 30 pesos entrance and terminal fee sa musugod sa atong pantanan. Kamugaway ba ang musulod? Kung ipandin ako before, unsay mga kalainan sa pagkakaroon with the recent projects sa PPA. Actually, Ma'am Tano, binaman ito ng PPA ng operator. So, they have a program to develop all those things. So, ang pagkalam lang right now, they are developing sa taas ng PPB, old PPB. So, with that development, including the acquisition of those equipment, so doon mag-start. But it is, sabi ko nga, it is in improvement. Pagpunta sa Matlog, Surigao, parehas na ang amount. But unfortunately, nangyari sa Usamis, doon naman si Kayo ba? But that is the mandate na it is in improvement and it is done to public hearing and within given 10 days na dapat petition along that line, dito sana ma-adjust sana. But unfortunately, wala. So, the hearing panel, after 10 days, nai-punta na sa newspaper and to the Gazette. And after that, implementation. So, rest assured, the PPA will monitor, kasi isa sa mga kontrata na the PPA will monitor on the implementation, on the operation. Kung nasa problema along that time, we can recommend. We can recommend to the top management for the violation of the contract. Natalie.
Good morning. Nagpati ba po inyo sa Panggil Bay Monitor at isang time sa Miss Mayroon. Yes, sir. You did mention kagalina, sir, na nag-credit mo how many billion to the government? 17. Okay. Kumikan kay pandemic kung magkaroon, wala, medyo ni ubos po ito, and you have remittance. In terms of kinini, adilin ba ni pwede, sir, na kinini mga fees sa terminal maubsansan because of pandemic, kaya mag-suffer, ako rin nag-suffer, ito ang public, kumikan kay matituhan sa sila sa pandemic. Thank you, sir, for that question. No? In as much as we want to ubusan na ito na, or depend na ito sa pandemic, the port manager cannot do that. Even the general manager cannot do that. Because policy making body, ito. Kanina, before I open the question, I made mention that the PPA is under the policy making body of the board of directors. Doon sila ganun si Secretary Tugade, ang chairman. So, I think, we can lobby on that board of directors for that about that. Kami wala ang good thing na hinuan na just to implement the whatever the memo or directive on the top management. Even the top management cannot control the talent. Si board lang, board of directors lang. We can submit your Facebook position letter to the top management. Maybe top management we can also submit to the board. Parang ganun yan. See, welcome sa amin yan. Welcome sa amin yan. Pero pag to stop tayo, huwag may mahinuan na. Kay policy making body na, si board of directors talaga may say dyan. Thank you, sir. Last question sa ako. Usa gid ba diyo no sa pagsunod ni Global Port din sa Ozamiz sa PPA Ozamiz. Kawasan na nag-increase kaya ito mga balay rumag. So, pahilayin ginawa man ninyo na may mga servisyo o mga bato ni Global Port sa so, nilang tao mga kaayuhan din sa PPA o nasa tuwang sa pantalan sa Ozamiz. Good morning, sir. Actually, ang purpose ani pud nga atong nag-increase ta sa ato ang kuano ato ang tarifa. We have simplified over 121 port tariff schedules kay kada pantalan lain-lain na siya og kanang tariff schedule. So we have simplified that one. And bisan sa una we have the arastre lahi ang stevedoring karon, isa na siya. Gitawag na siya og stevedoring fee na siya tanan. So and the shippers and consignees will not pay any more the PPA government share katong 10% ang mo ginakuha sa una. And we have encouraged also the public-private partnership, which eases the burden of PPA from managing and operating the port. And it encourages the public sector to develop and manage the port, resulting to excellent services. So hopefully, kami, bisag kami ga-expect nga magwapo atong servisyo. Siguro, maybe Global Port can introduce mga bagong equipment, na sila'y mga bagong servisyo nga ato ang base ma-appreciate na to later on. Sa karon gasugod pa man sila, so ato ang obserbahan ng ilahang operation. Actually, the government for the sent us a letter asking for the capacity of our port. Kaya na sila plano na maglagay ng direct training sa ato. So with that, we expect na mubuma atong pagdalan ato yung kanunginya. Kasi, if they are only basing to the cargoes within the Ozamiz, basi manungi sila anak.
ano, kada ko ilang concession fee, tapos gamay ng kagalento. So, they are promising us na kanang mga, kasi sila man humawak din sa North Harbor. So, they will invite all those mga businesses from the North Harbor coming to Visayas Occidental. So, we are expecting that. At sa nasa ilang kwan, nasa ilang program na we'll prepay monitor on that. Pila po yung bangon sa Global Port and then pila ka to ilang kontrata? After the patinsula ang katuwid 15 years ang kabangon nila para 1.575 billion pesos. Ayan, ayan. Naka-breakdown na yan. Isipin nyo yung 1 million na is 42 million. Diba? 1,570,000 something. Karon, kanang 42 million pesos per year. Ang mapunta sa PPN niyan is only 21 million. The 21 million mapunta sa kaban ng bayan. Sa National Treasury. Kasi may mandate sa AMO based on the Administrative Order 1513, 50% of the income gathered by the PPA will be limited to National Treasury. Yan na lang, papunta na sa mga era, ano lang siya. Tapos kami po, ang 50% mapunta sa AMO for development. Development of the facility in the port. So, ibig sabihin, dilimin mong salid. Dilimin mong salid sa mga DBM. Naalamin kami kung galing mong kwarta. Ang tawag namin dyan, corporate funds. Eh, binigyan man kami ng Executive Order 513 na autonomy, financial autonomy. We can use the 50% for the development of our ports. All over the country. Thank you. Okay, sir, based on the experience, kung 42 million or pilar kita on day kada tuig sa pagtanan. That is why inunana sad ka inviting sa mga gustong mahimong partner sa PPN. I will give you our final budget for the i-compare yung position fee at saka yung wala pang position fee. For 1 year. Kahit atas ko sa PPN ka nun eh. Tama ka nun sa tayo. Mas kita. For the TMO, Uzamis Occidental, year 2020, we generate, for PPA lang, we generate 38 million lang gross revenue. Uzamis lang siya. That includes the base port here in Uzamis, and then the terminal port of Jimenez. Wala ka, iwan mo siya. Oo. So, that's all. Base port is only 34 million. 34 million. So, nakagay ng PPA ang pang-gubil ng dati. Bakit? Pindal, I think, So, with the projection and with the contract of 42 million, proglogi po tingali, but sa itong tanong ko, even pandemic, nag-raise tayo to 42 million, kung inana ang kita na ito in 2020, and then observing for the year 2021, kung dili ma-reach ang 42 million nga kita, doon na ba'y adjustment sa kontrata? Or ang port, I mean ang global port, magtapal? Parang ganun, ma'am. Kontrata man. Tapal ng global port. Magtapal. Whatever is taken in the contract. Mayroong kagamento, walang kagamento, may barko, walang barko. Babayaran na yan. Fix yan. Hindi sila sa una, sharing. Pag di mo nabantay lang kasir mo, baka mali ang sharing. Di ba? Kunwari ba, may kagamento, pinasok sa mga resibo, pagkabot sa gobyerno, pag napunta ka dyan sa kunwari dyan sa excise tax, pumunta ka dyan sa mga establishment of your will, tapos usay na, pumadali ka, ipunin mo ang resibo, wala ng gobyerno diyan. Wala ng 11%.
So ginawa ng PPA at saka ng board, ginawa siyang concession fee. So mayroon o wala, bayad din na siya. They had to pay 1.57 billion pesos. Karon, mayroon kung sa kontrata, kunwari ang projection tumaas, nag-increase, kasi based on the projection yan. Ipag-usapan ng PPA pati si Global Port. Instead na ilan na makishare din ng PPA Giyapon. Pero pag-lugi, silang lugi. So kaya gawa ng Global Port ngayon to meet that projection, they will invite the business man from Manila, kasi sila po lang ang operator sa North Harbor, to come to Usamis. At second but one, no? Sa unang palaman yung contractor, yung provider namin, natin, yung EPSO, hindi sila responsible for the repair, for the maintenance of the port. Karon wala kasama sa kontrata, sila ang maintain ng port. So ibig sabihin, ang pera ng gobyerno, ang pera ng PPA, hindi magamit sa maintenance. Instead na, may limit na sa, ang katunga dito sa National Treasury. That is the advantage to the government. So sila, bayad sila ng ilaw to bigya, sa una wala man. In other words, sir, napagaan ang trabaho sa PPA because of the concessionaire. Yes. Second, at least we can assure the remittances to the National Treasury na taas siya ba. So with that, the PPA can help the Philippine government. Eh sabi ko nga, during the time of President Duterte, we remitted 17.17 billion. Itong pandemic, we remitted for the COVID pandemic is 3.17 billion. So mas, kuha siya, makapunta siya. Ay, kanang wala kaming custom o BIR, pagkapos siya na si Treasury, kanang ang bahin-bahin nga sa mga era. Di ba? Yung era, yun na magamit ng mga masa. So kasama kami din ang contributor, kasama kami sa contributor, mag-contribute ala sa PPA. Yeah. Sir, kung nai-introduce ang Global Port, kinanglan ba silang approval sa PPA? Whatever introduction nga tanaw nila, makatabang sa pag-increase silang revenue at the same time, magkaayo po sa servisyo sa pantalan. Thank you, Doc. Yes, dapat dumaan sa PPA Giyapon. Kuha sila ng third party, dapat sila approval ng PPA. Lago na kung pag-increase sila, talagang hindi pwede na, no. Dapat within that, kung lang, with that tariff, no more, no less. Kuni sir, last for my end. Doon na ba yung mga political intervention in terms of PPA operations in whatever form? Kay mo ni kasagaran di pangutana good. Guni ka nila yung pag-increase sa terminal fee. Doon yung mga pangutana po, wala ba political intervention? Wala mo, no? Wala, no political intervention. As what we explained a while ago, nag-umbisa sa 2016 yan, consultation, forming a bagong tier, tier 1, tier 2, tier 3, tier 5. After that, yung public hearing para sa tariff. So there is no political intervention. That is the program of the government, aligned with the national government. Sir, may tatong na ang taga Global Port, but anyway, ako gaya kong i-asking na question. Na-posay ba ninyo, sir, kung pinaka-percent na mawala sa sa pantalan, if ever fully operational na ang Panginoon Bridge? Ako, personally, no. Ako, personally, kulang lang siya. Hindi kasi tayo makape. Lalo, usually, dahil may mga pictural, di ba? Pero, when people look into it, from Daiwa side to Tubod, it takes about 14 to 16 kilometers. Papuntang Tangub, then Tangub to Usamis,
di ba, connection. Ma, ang makuha lang nga siguro ng passengers, o kuhan, o trucks, papuntang sa Bagatay Luzon. Pag norte, malamang dito siya ano na sa pantalan. Akong observation, akong analysis lang. Hey, yung business yan, well, Inter, yung fuel, di ba? At saka yung driver, baka pahuhay pa anong that line. Baka may checkpoint pa. Pwede, the way I look at it, mga 20% na siguro ang buha lang. But, ang problema lang dyan, wala ka lang rason ni uwi sa Osamis. Eh, naramang bridge. Ang problema, kami ang may problema. Pagkapunta kami sa Cagayan, Kalindabaw, tuloy ka naman sa Osamis. Yun lang yung makasang sa mong misis na wala nang barge. Nabigay naman. Wala na. Diretso-diretso lang may ani. So yun ang problema. Other than that, the way I look at it, hindi mapit ko ng pantalan. Okay, may yung buntag sa tanan. Ako rin si Bernard Kipson. Yes, sir. Sir, pwede na ko, kung para masabtan sa itong mga viewers ko na ba, tanong na ito parun. Pwede na ito mabalikan, gikan 2016, pilay annual remittance na ito sa national government. Gikan diri sa, kuan, Osamis City Port. Pag Osamis, lumit ta. Pila, sir, pila? Wala, kuan lang. Ta, kung ano ito? Basta, ever since nag-operate, ever since, from the time ever since nag-operate ang Osamis, net loss ta permanente because of the development. Hindi lang development, pati ang pagkalang ko lang, igo-igo na sa mong sweldo. Igo-igo na, pero basta net loss dyan siya. We are subsidized sa other towards. Okay, sa pagsubon pag ma'am sir, naging utang nga 3 billion tapang ko pandemic, nag-remit ang 3 billion. All over the Philippines. Yes. Pero sa ito, sa lugi ta. Subsidized ta. So sa ito nakita ka ron, nga 42 million ang makuhan sa Global Port, kailangan mabayad rin sa tua. Makita na ito nga, kaginan siya na tana? Okay. Kasi, sir, you can imagine sir ha, we have 3 projects right now. Yung tatlo lang yan. Magkano yan? Son, that is 1.43 billion? Yes, sir. That is 1.43 billion. Tapos ang limitas lang natin sa PPO service lang, 38 million lang. 38. Last year. Layo kayo. Because ang PPO kasi, subsidized siya ng ibang port. Wala tayong problem. Ang tawag sa amin dito, ang port ang tawag sa atin, missionary port tayo eh. Eh, kailangan man ang service port? Ang Osamis is gateway sa Mindanao. Pag nawala ni, mahirapan sila mga tubisay sa Mindanao. Itong gateway, very important ni ang Osamis. Kaya sa project ng PPA, Osamis is considered to be one of the top 10 major port to be considered as international port. Ako lang, okay. Ato lang pero hon sir, ila ka percent ang ato ang kuan? Increase karon sa singil ato sa kuan. Tarifa diri sa Osamis. Compare atong niagi katun sa kuan pa episode pa. Lain-lain sir. Dili siya kuan. Na atay pareha. Iba-iba yung ano sir. Actually pareha sa container, we have 15% increase. Magkano? Sa containers na to, we have 15%, 15, yeah, 15 to 16%. Do na upod kay pareha sa itong general fund. Ang pinaka disadvantage siya, yung loss carriers. They didn't expect to that. Anyway, the PPA will go. Kaya pa, parang, I took in the port panel of Sambuanga. There is advice there from the top management to parang explain to the stakeholder na paano makatipid ang stakeholder. Now, I will let our PSD manager explain to you kung saan. Kasi ang apektado dito, hindi ano, tanang loose cargoes. Yung container, wala. 15% lang wala siya. Yung loose cargoes, ibig sabihin, mano-mano. Yun ang apektado. So, pwede mo i-convert yan. There's a technique from the operation people. Ngayon lang, I will explain to you kung paano. So, actually, sir, yung sa brick bulk natin, kato siya ang dakot yun o increase kay manuano man siya.
Tuang gitanawan, it is very labor intensive. Dayon, mo deploy ka og daghang workers, munang mas mahal siya. Do ang atong consumer goods, gamay ra kay ang increase like the katong mga rice, we have our sugar, gamay ra kayo ang increase niya compared sa katong general cargo like mga semento, fertilizer, muna siya ang apektado kaayo. Do naatay isa ka kliyente nga ga kuan siya kanang sheet siya og tan sa iyahang 100 sacks nga sample ng charcoal. Mabayad siguro siya sa handling o mga 2,000 plus. Pero yun, natagaan na mo siya ang option niya. O iyang i-container, ang iyang handling, gasto na siya o mga 200. 200 plus lang ang iyahan. Kung iyang i-container, iyang handling is only 200 plus compared to 2,000 plus kung iyang ilos cargo. So na ay option ang ato akong mga shipper. Pwede nila i-container kay mas lesser man ang ato ang handling sa kuan unitized cargo. Okay, ma'am sir, nakamutara na po na siya rin. Daghan mong bigyan ang reaction mo, negative ito mga comments sa ato ang mga shippers, mga sasyante na ito, ato ang community public. Kabi daw ko nung kanapang ang increase mo ito, nung matana ko yung pila increase yun, para mapasabot na ito nila. Kaya sa sagaragod po nung kaklamo, kung sa'yo, direct benefit na makuha sa community public, sa business sector, sa kanin na yung mga tomong pag-chain sa management sa kuhan. Aras kayo ka na yung nagkuhan na takaroon global port. Yun na, yun ang sinasabi ko na yung 50% ang binigay sa national treasury. That is one of those. Yung 50% na binigay sa national treasury, that is one of those. Na, well, kasi mapunta lang sa era, from the era, mapunta lang sa bases. Ano naman siya. Pangalawa, if the global port will execute their plans, kaya para din sila manugi, inviting all those business sector from the from Manila, idala sa atong sa Osamis, dako na itong one, employment at saka economic activities. So you wait for the global port, this is within 15 years, kasi ganito mahimo na. If global port pain, of their proposal, the PPA will take over to STU. Pupunin ng PPA ulit. Kaya dapat si Global Port, kung whatever is related to the contract, dapat sundin niyo yun. Or otherwise, the PPA might force to take over the operation. Follow up, sir. Wala ka na yung negative effect sa ato ang business climate sa itong syudad. Kaniyang hintabot ng mga pagkuhan. Sa garagyo, gareklamo sila nga, mahal kayo. Gusto nila nga, dilil na mga gender sa Osamis Port at ulang tar sa kamo. Sa tapitan or sa plarilis lang mga gi, dilil nila diri. Kaya inalari, grabe ang kamahal sa itong parang balera ng laro. Siya tala ko naman siya. Ito nga, that is the problem of the government to the board of directors. Eventually, nauna na itong si PPA Osamis, kaya nauna mo lang expand ng data. Ang problem ng government, up to 2022, should be, all ports should be the same tariff na tanan. So, karo, hindi ka enjoy to go to the Plaridel, wa problema na. In fact nga, mas gusto nga namin punta sa Plaridel sila eh. Kaya ang Plaridel, ano ng Osamis? No, dapitan. Kasi, additional revenue sa amin sa PPA yun. Sila, kung wala silang tao rito, wala magda, bayad pa rin sila gihapon ng 42 million. Bayad pa rin sila gihapon. So, okay. Alam si Global Port, pero si PPA, si government, nasa advantage ng kapon siya. Sir. Ako rin pagkaroon, sir. Doon na ba'y share ang local government unit sa makuha na itong revenue din sa ito sa PPA? Indirectly wala. Indirectly na. Because of 50% limitance to the national treasury. Kaya kung doon man lang siya, ng limitance ng BIA, limitance ng custom, limitance ng tanan, tapos isi-share sa mga era ng mga local government. So with that, nakasali si PPA. One of the contributing factors ng PPA, di ba? Pero pag directly, wala. Pero the activities of the economic activities sa Pantalan, dako ang contribution ng Pantalan at saka airport sa local government.
In short, indirectly, wala kayo magkuha nga benefit. Pero directly affected taon sa Metabox Fund, palitan makukuha nga itong ekonomi, apektado tatanan, especially kami mga nasa ubos. O sa iyong tanawin ni sir, kani ba itong gihimo karoon nga kuhaan? Kanang pag-change management, maghatag ni siya positive effect sa ito ah, ako malikon, sa Osami City. Okay, siguro magkapahatag siya positive because siya sabi nga yung program ng Global Fund will invite all those business sector. Pangalawa, sabi ko nga, sa opening ko kanina, hindi lang si Usamis sa karun. We have about 15 ports na pare-parehas ang what? Palawan, if I'm mistaken. We have 15 ports. Olmok, Puerto Princesa, Calapan, Legazpi, Tabaco, Iligan, Sabuanga, Tacloban, Usamis, Surigao, Iloilo, Agusan, Matlog. So, the same thing ito lahat. If nakita ng gobyerno na disadvantage to the local government, I think ang board of director composed of the DDI, composed of the UTR, composed of NEDA, I think hindi nilipad tayo na. Kalimang sa ilan eh. So, we believe, nakita nila na, that's advantage to the government. When we talk about this government, it is generalized sa tanan na. So, the way I look at it. Okay, at ito sa sir, kay Waluta nga, kuhan. Saka, apiktado ani na. Hindi na ako mga empleyado sa IPSO. What will happen to them? Kung napapasalay ba buto na trabaho? Pwede ba silang ma-absorb sa kanina to ang global port na ron? Ah, sir, thank you, sir. We will show you the TOR. Kasi, di ba, ma'am, sa inyo, no? If there is a bidding, there is always a TOR, terminal preference. Kaya yan ang sundan, magtanan. Okay, okay. So we will show you the TOR and let the our executive assistant to read it. Kung saan ang nahimong sa TOR. In terms of port labor, the PTMO shall employ and utilize existing port workers subject to pertinent provisions of existing labor laws, rules and regulations, as well as the pertinent provisions of PTA Admin Order number 01-2006 as amended. The PTMO shall respect existing collective bargaining agreements, if any, pursuant to pertinent labor laws and other existing rules and regulations. The PTMO shall put up the Port Workers Retirement and Separation Fund in accordance with the provision of PTA Admin Order number 01-2006 as amended, which shall be exclusively used to finance the benefits of port workers who resign, retire, or have been retrenched, or whose services have been terminated due to changes in PTMO in the said port. The PTMO shall adopt environment-friendly measures and to consider the occupational health and safety of the workers. Additional payments may be required from the PTMO for failing to meet certain safety and environmental standards. The PTMO shall obtain certification of the standards set under ISO 9001 Quality Assurance Standard, ISO 14001 Environmental Management Standard, and OSAS 18001 Occupational Safety and Health Standards or Integrated Management System within 3 years upon signing of the PTMC. Okay, thank you, Tayo. So, what na siya? I-absorb na siya okay. Ng bagong operator. Kasama sa kontratayan. Pero under scrutiny, iti-check na kung qualified ba siya o dilit na, matanda na, kung dito na tayo na. So, in short, lahat ng tao ng IPSO na qualified, ipapasok din na. As a matter of fact, kayo sa yan, tao ng IPSO yan. Ngayon. Kung saan siya nasend doon, doon pa rin siya na kayo para familiarity. Padili na mag-dicture-dicture ba? Doon pa rin sila i-assign kung asa sila na binong noon. At saka advantage din sa global yun. Hindi na sila mag-training-training. Sir. Sir. Salamat sa kanyang mga facilities dato na na-improve na ba ang facilities din sa terminal building kay
daghang gimulo about sa X-ray machine na dili mo gana o sa pang aircon na barta ko nung higana o worth it ba po na mga mabayad karon sa bagong tarifa na to? Uno na thank you po that information, no? At gusto rin ang information because sabi mo kanina, we are always monitoring the work of the global kasi sasama sa kontrata yun. Kami mo mag-report. As a matter of fact, I will give you to the admin, I think admin will have a plan to help a parang committee. Good morning everyone. Kabahin sa atong PPB, natay ang PPA, wala na yung tungod yung gitagaan o authority, yung gitagaan sila ang global to operate the PPB. Ang PPA nagiha po na siya ay kakuhan nga mutan-aw, mulantaw o sunod ba nila ang ilang gisaad din sa kontrata. So karon ang PPA nag-create na o PTB inspection team every month mauna na siya among gabuhaton mag-check yun me whether sakto functional na ilang aircon ang services nga ilang gihatag ang kaning mga tao nga naa dito clean as number cleanliness kay mao gyud na dagay fine o ang CR mao gyud na dayon ang kasagara nga reklamo so usa na sa among kuan among mga tan-awon nun every monthly, then after that, maghimo mi report. Amo nang i-send, amo nang i-report sa head office para mahibaw-an nila. O makita, then ang kanana siya, amo na din siya basihan sa accomplishment sa global port. Appeal na siya sa itan-aw nila. Dayon, pasalamat sa mi nga lisulti mo nga mo na yung observation. So we will verify on that. O kung sa ang koan. So far, wala ko maka-check sa first month sa... Okay, mo may napagsugod ka ron. October pa man sila nagsugod. Thank you, sir. Kaning mga security guards din, sir, ahang sila na under, sir, sa PPA or ang itong global board na mag-hire nila? I think our staff will answer that. Good morning, everyone. Guys, Kagaanan, Train Station Commander of Port Police Division. With regards to the question, still the security guards is under PPA. They are PPA hired guards at this moment. Thank you. Gusto nang mahibaw ka sa kalaghana kung pinsay ga-operate ang global port pwede na mahibawan or pwede na mga gunigat nang sa panang mga pinsay ga-operate sa global port Pinagawa ba yung kontrata? Actually, tagyan ng global sa head office sa Lodangon. At tagyan ng global ng basket, di yung pamilya rin na PGA? Oh, kasama yun. Ano
Sir. Yes. Nakipabul karo lang isip yan sa muna-muna. GUCC ang kanong PBA. So direct ang inyong remittance matagingan mo ito ganina. So there's no remittance for the local government. Yeah. Kang dawaton sa local government, kato ng IRA. Yeah, in which part sa IRA income sa PBA. Yeah, yeah. Usama niyo sa mga generating offices. Yes, yes ma'am. Ang PBA. Yes. Alright. Pero ang global port, subjected sila to look at business permit sa LGU. Yes. Na diha na mapasok na ang kinitaan nila sa PPA, diha na sila makalukat sa LGU. Yeah, diha na ang LGU maka-generate pag-income sa operations sa port through the global port services. Mabaray is understanding na kasi. Yeah, tama, tama. Business permit. Kasi mabayad sila ng ano, yung ano? Business permit. Business permit. Sabi nung ta? Actually, kung private, magbayad na sila. Real tax. Real property tax. Oo. Mabayad sila na. Sa local community. Kasi pag government wala, kung ka-privatize na siya, babayad na siya sa... So, tama, tama, ta? Tama, thank you for that. But depende na sa... Pahay mo sila na lang ako ni sir. Para makabalutan ang italag sa honra ba kayo ng yunay ang anani nga kay gayunan. Daghang nakakita mo agi sa pangpantalan, daghang nagkausaban, dako nagkabaguhan. I-introduce na lang po sa tanan na nagtanaw ganinaw karon sir. Asa pa'y mga expansion sa atong pantalan. Then, kung look back ka sa pantalan sa Ozamis, utang tayo sa 5 years ago, isa na may makalainan nila sa pagkakaroon ang kamugaway sa mga muagi o musunod rin sa atong pantalan. Actually, this is part of our 25 years development plan. If I remember right, during our port manager, Engineer Layona, nag-iwan mo ng 25 years development plan. So, we are fortunate, Pumusanos, alam 25 years development plan, na-publish siya. Natuman. Natuman siya. Kasi we are now 25 years. Karoon ang Musanos. The last projects na mo, palang extension sa Pitas. That is about, son, kano? 177 million. Yung last na. That is 5,250 backup area with a 50 meters na water extension. Purposely, foreign vessel. So, yun yung katanin foreign vessel. Because our draft right now, sa una, kuha naman siya, negative 7 naman siya. Pero nangyay pa po, negative 10. Pwede na mag-tier na dagong kuhan. Kaya sabi mo nga, ma-realize to, with the agency of the global port, tapos maka-invite siya sa mga business galing pong head of Manila, pasin, diyan ang mag-start na catering sa mga foreign vessel. So with that injection sa akin ng mga cargoes, parang mali pa yung atong business activities in the Visayas Occidental. So everybody will benefit from that. So, next plan namin, we will improve ito sa unan na ito. I-improve na ito na para maganda, maayos siya para sa palang tourist road, pasok ng pantalan. Kasi, we believe that ang pantalan is the face of the city. Pag bubot ang pantalan, most probably sabi na, bubot ang city, ali. We believe on that. Kaya kami, in our part, mag-iubig kami ang pag-guha po para impression ng mga tourists, pagpasok sa pantalan natin, uy, kuha pong pantalan, mas probably, alam mo na sa city proper. Di ba? So, we will improve this one, we will ask our general manager, and we are planning to have extension dito, gawa namin ng exit, papuntang Bolivar. But with that, we have to talk with the local government, with the city, sabi yun. Kaya, yan naman ang among kwan, port student nation. Kung dahil pa sa PICAS, mag-extend kami ana. So we have to ask din naman tuloy kung papayang sila tuloy. Or otherwise, di kayo matutuloy. So we hope na ma-realize yan.
Sir, pwede na ito makuha ang statement sa inyo matag-usa ikan sa itong mga ikan sa tuwa sa Port Police ikan sa safety at itong ipatuban din sa pantalan bilang mga bagong magiging global port o iban pa no, sa matag-usa na ito. Yes, sir. Can you start your talk? That's it, Lugan. Para makapawin ito siya patas. Pabuti sa iyo. Yes, good morning once again. As far as security the port is concerned, the port of Osamis continues to be safe and secured, you know, with security personnel deployed 24 hours, with security equipment installed in our port terminal buildings. Let me just clarify, no, what said by Mr. Regarding the malfunction of X-ray machine. That was, I think, 3 years ago pa yun, nangyari na malfunction, but yes, operational ang atong X-ray machine. In fact, we purchased the PPA, give us another additional X-ray machine, brand new, installed in our terminal building and in the admin building. If you notice, when you enter, there is an X-ray there. And we have also, in our terminal ports, in Perth and Plaridel, we have also there in X-ray machine. Other security equipment are also given or issued to us by the top management to ensure that our port is safe and secure to the riding public. Thank you. That's one of that. Yes. In addition to no, because the port of Osamis is a very secure port because we have our friendly forces deployed, thanks to the cooperation from the Philippine Coast Guard, the Philippine National Police, the PDEA, and yes, PNP Maritime and the 2nd PMFC or Police Mobile Force Command. So they are here in our port assisting us to provide security to all personnel, port users, and the riding public as well. Yes, fortunately, wala na, no? Wala na tayong mga for the past 10 years or 5 to 10 years now, there are a lot of confiscations. As a matter of fact, there were cases filed to the court. But now, lately, wala na siya. Meaning, mga tao, kabalo na sila na when they get passed to the Port of Osamis, ang security good ang what? Number one na mo ang ginapatupad din sa port. Thank you. Good morning, everyone. I'm Jason Basiliada from the Engineering Services Division. Ang division ako is responsible for the development, maintenance sa port facilities. Just by looking at the Port of Osamis, so the development speaks for itself. Thank you. Good morning. Once again, ako si Lorna Ulioso. Ako ang administrative manager din ni. Dayon, wala ko ila ay masulti, kundi magpasalamat ko ninyo na gitagaan mi ninyo higayon na maninaw mo na mo o pinagi anak. Dako kaya mo ang paglantaw ninyo na makatabang mo na mo sa pagpasabutod sa atong katawahan Gris o Samis. Mora na. Salamat. As a finance, as I assigned in the finance division of PPA Osamis, our contribution is to collect, collect the revenue, and we will try our best na kanang 42 million na global, it will be collected regularly yun siya. And all the other port charges assure me na
makolekta gyud na siya para naatay contribution to the national treasury. Thank you. Good morning once again. I'm Engineer Stella Carpio from the Port Services Division of the Operations. So as to operations, we are very happy nga we have clarified some gray matters on this PTMC. And also, we'd like to ask our operator, our clients, our port users, that the operations people and the PPA are always here to assist you in any way we can. So don't hesitate to ask for our assistance if you need one. So thank you. Thank you everybody. Thank you, Tano po. Si Tata, si Zakar niyan, sa kumpisa. At least this is also our opportunity to tell everybody, kinsa si PPA, di ba? So we have a chance ito. We really much appreciate your effort na nabagili. So, principals, we are open, ha? Kasi ang ako lamang sulat kay Juan Mamilpud, ay MS-35 din. Kung naamangalan ko ang activities, tanabod din sa finding na if there's any communication, kaya mag-depend din yan na because paging MC bansa mo. So we are proud that one of the out of 25 ports, best port, kita ang nauna naging INS-35 sa Usamis. So because of the tulong sa atong nga Usamis dun, no? But anyway, kami naman sa PPA, we are open any clarification. Tulad ng sinasabi namin doon, dahil naman kami nagawa dyan na saying, working in the government is not a privilege to be served, but rather an opportunity to serve. So, malasakit kami dyan. We are willing to serve to everybody, especially sa Usamis doon. Kung na mong problema along that line, kung paano mo makaubos ng kuhan, bayaran sa kuhan, you can consult Engineer Lalay, mga stakeholder na ito, kung saan na, technical man lang siya, ang tinamaan lang niya, yung bus cargos lang. Other than that, kundi lang increase. So, in behalf of the PPA, Top Management, PPA Usamis, salamat kayo sa inyong present. Thank you very much.